Good morning, guys. Happy Friday. Welcome to my YouTube channel. Hey, guys. Good morning. Happy Friday tayo, guys. Alright, come on na. Are you ready? Si Lolo. Workout na tayo, guys. Samahan niyo akong mag-ready today. Kasi pick-upin ko si Mason from his school today. Let's go! Give mommy your milk. Let's see kung nakaintindi si Lolo. Ayan siya. Go get milk! Go get your milk! Where's your milk? Get your milk! Hurry! Get your milk first! Go get your milk, my love. Let's go get your milk first. Where's your milk? Get your milk. Let's see. Where's your milk? Go get it. Milk? Milk? Go get your milk. Where's your milk? Okay, that's your milk. Wow. Good job, man. Ayan, guys. Iri-ready ko lang siya, guys. Kasi pupunta tayo ng basement. Kasi mag-workout ako doon. At mag-ready tayo. And then after that, mga 11 o'clock, alis tayo, pick up si Mason and drop him off sa kanyang therapy today. Ayan. Daddy! Daddy! Ito na naman tayo, guys. Nagbabalik na naman tayo sa ating pagbablog. And happy Friday, guys. Today is the... picha ngayon? Diyos ko. Hindi ko alam kung anong picha today. I think it's the 9th. Bukas natin yung birthday ng animation kasi lang hindi namin siya i-celebrate today or the next day kasi may balak po kami, may goal kami kung anong gagawin namin sa kanyang birthday. But anyway, guys, today is another day, another blissing life, and of course, another workout, but another day, no laundry. Yes. So, thank God, wala tayong laundry, at hindi tayo nakapag-vlog ng ilang days, guys, kasi nasobrahan ako ba, ang tawag dyan, napagod ako, and I feel like talaga, si Mason ay nagkipinay ako kay Mason, kasi meron siyang another one behavior, new behavior, guys, na kailangan kong bantayan. Meron siyang another behavior, guys, na hindi niya talaga tantanan ang kanyang ilong hanggat walang maraming lalabas na dugo. So, today, yan ang, imimit ko today ang kanyang therapist today. See kung talagang makatulong yung, kung matulungan niya ako. Kung hindi, ay wala talaga. Hindi ko alam kung dadaling ko rin siya sa doktor. I do not know, but this is a very brand new behavior sa kanyang, paglaki. So, tama na yung sat-sat. Today, ay samahan nyo akong mag-ready tayo, mag-curly tayo ng buhok. But before that, ay mag-workout tayo. Of course, hindi natin maiwasan ang pag-workout, guys, kasi ang aking weight loss journey. Yes. So, samahan nyo ako. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung anong pangtuwad ang gagawin ko kasi alam nyo na talaga yung aking routine ay mag-treadmill ako. At ang 1 hour workout lang yan. So maybe next week papakita ko sa inyo ang mga ginagawa ko actually. But right now ay nagmamadali ang lola nyo kaya ang alis natin ay 11 o'clock ay magna-9 na dito. Ayan, umpisahan ko na magtuwad at balikan ko kayo ha. Ayan. Hey guys, good morning. Nandito na tayo, guys. Welcome back. Dapat talaga ay magdi-dress ang lola nyo, but the thing is uulan. Yung kilay natin hindi ko na ginandahan at nakita ng asawa natin ay yung labi natin mapula, kaya sabi niya, "Are you sure na gusto mong pick upin si Mason?" Clinic was scheduled for today. Okay, never mind. Yung ating therapy ay malililit na naman siya, uy. So, alright guys, let's do this. Inano ko lang talaga yung kasi si ang tawag dyan, si
mister, talagang walang ano talaga tiwala to sa akin, guys. Sabi niya, sabi pa niya, are you sure? Are you sure na gusto mong pick upin si, ano, si Mason? Kasi, ano, uulan eh. Nakapula na naman kasi tayo ng labi, guys. Naka-curly pa tayo ng hair. Ano ba? Curly ang buhok? Or charring? May palabas-labas ba tayong cleavage-cleavage? O, oh, saan tayo? Hindi na naman tayo palayasin. Super, ay siya ang nagbabantay kay Austin, guys. Hindi ko na sinama si Austin kasi masyado ng ano ba? Ilalabas ko yung stroller, i-pick upin si Mason, and then after that, balik sa stroller, balik sa car seat, parang hassle na eh. Lapag ko na naman siya sa pagdating sa school, sa kanyang therapy. So ngayon, i-pick upin natin siya. And then, so, ang ganda ng bagay sa akin ang mahabang buhok at curly siya, guys. Bagay na bagay siya sa akin, oh. Tingnan mo. Kita sa inyo, guys, kung paano ako nagre-ready kasi ay wagas si Austin ay panay na lang kapyut sa akin habang nagkukurli tayo ng buhok at nagli-lipstick. Malapit lang naman ang school ni Mason, guys. Hindi naman masyadong malayo. Kaso lang, pinipick up ko siya little bit early kasi medyo, ano ba, ang kanilang school, lalo na pag pinipick up ko sila, siya, masyadong mabagal sila. Pag sinabing, ano, pick up, kukunin ko na si Mason, naaabutan sila ng 20 minutes bago nila madala si Mason sa front. Kaya, palagi akong nag-ano, guys. Ayan, come on, man. Come on, ah, ganyan. Kaya palagi akong nag-ano, nag, at least 20 minutes early talaga, guys. Kasi, wala eh. Week lang ito. Of course, ang aking susi, ang ating ID, kasi hindi nila i-release yung anak ko pag walang ID. Yes, kahit nanay ka. Alright, guys, balikan ko kayo, okay? Hi, guys. Alright, guys, so na-drop off ko na si Mason at natawagan na tayo ng ating asawa. Kay gutom na daw. Kala mo naman dala-dala natin yung kusina eh, no? Grabe talaga. Kaya sabi ko, dala ko ba yung ano, refrigerator at ang tawag dyan, kusina? Si Austin kasi pinakain ko na siya, guys. Ay, ay, ay. Ayan. Grabe talaga yung anak ko, guys. Napaka ano talaga. Si Mason, guys, ay napaka-anis ng batang yan, guys. Pag may gusto siyang sasabihin sa'yo, he don't really think about what to say. He just say it to your face right off. Kung ano yung gusto niya, lalo na pag ano, pag hindi kanya gusto, ganun. My God, talaga. Lit kasi yung therapy niya. Kaya sabi niya, what the F? Sabi niya ganun. Bakit ka late? Sabi niya ganun. Talaga, minsan napapatawabol ako sa anak ko eh, sa anak ko. Alright, guys, so uwi na tayo kasi gutom na yung ating alaga. Kala mo madala-dala ko yung kusina, uy. Ayan.
Hi guys, welcome back. My God guys, ang sakit-sakit ng ulo ko guys. I had the massive migraine I've ever experienced. Umalis si Mister para pick-upin si Mason sa kanyang school. Dapat talaga, kanina dinarap up ko siya. And ngayon, dapat talaga ako mag-pick-up sa kanya. But guys, hindi ko kayang hindi ko kayang gumalaw. Grabe talaga guys, ang sakit-sakit ng aking ulo at ang aking mata. Parang malalaglag na yung eyeball ko. Hindi ko alam guys kung ano talaga bakit ang sakit ng ulo ko guys. Nag-take na ako ng mga ilang days na to guys. Actually, ilang weeks na to, hindi ilang days. Nung kasi, nung September 9, nagkaroon ako ng menstruation, dalaw natin ba sa normal. And after nyan, nag-spotting na ako guys ng mga everyday until today. Hindi yung spotting naman na hindi naman siya hindi naman siya karamihan. Pero hindi pa talaga ako tumatawag ng doktor guys. I think gagawin ko siya mamaya. Magpapo-appointment ako. Kasi alam mo guys, ay napapansin ko na habang nag-spotting ako ay sumasakit masyado yung ulo ko guys. Talagang yung yung ulo ko talaga guys, kahit may 8 hours sleep ako guys, I still feel yung massive na headache guys. Hindi ko alam kung anong meron. Tapos yung ating kababaihan, nag-spotting sa, hindi ko alam kung anong merong nangyayari, guys. Sana lang talaga walang nangyari sa loob. Kasi, ang tawag dyan, lately ay napa-rough ang aking workout. And magto 2 years na rin ako na merong cesarean. At during ng cesarean ko ay meron akong surgery din sa loob habang sinasarian ako nila. Nagpa-tubal ligation ako. Yung tubal ligation ay maano yan, pag-prevent na hindi ka na talaga mabubuntis, permanent na yan. At dito sa US kasi, dito kasi sa Amerika guys, kung napaka high risk mo ng pregnancy, meron kang choice na pwede mong italiin ang inyong taliin, yung yung fallopian tube o uterus or matres. Meron kang choice na para hindi ka na talaga maboros or mabuntis or get pregnant. So, ang ginawa ko, nung nabuntis ako sa bunso ko, alam ko talaga na masisisarian ako guys kasi yung anak ko suhi siya talaga guys from the get go, suhi talaga siya, hindi talaga siya nagtuturn. So I know na ang tawag niyan dito sa US basta atin sa Pilipinas suhi po siya yung niya, yung ulo niya nasa dito ko, tapos yung paa nasa baba. So yan ang reason ko na nasisarian ako guys. So I'm hoping na sana walang natasta sa loob kasi lately grabe talaga yung workout ko galore. Guys. Sana naman simba ko na sana walang rip sa loob ba or nag-gisi sa loob. So, but anyway guys, yung meron kasi akong tubal ligation. Ang nag-sign up ako talaga ng paper noon nung time na yung 2000. Nag-sign up ako noon sa Georgia. Kinausap ko talaga yung OBGYN ko na ikat na ang aking pilok. Ikat na talaga yung matris ko ba? Para hindi na talaga siya maibalik at hindi na rin talaga ako mabuntis. So, yun. Through insurance state. Through state yan dito sa US talaga na kailangan mo mag-fill up ng paper. At kailangan sa tamang edad ka na rin. At kailangan may reason ka na bakit ayaw mo nang mabuntis.
Ang reason ko guys ay napaka-high risk ko talaga sa pregnancy. Yung panganay ko, si Mason ay pangalawang, ano ko na yan guys, pangalawang, actually, he's my second pregnancy. At dapat talaga guys, wala yan siya dito ngayon. Kasi napaka-high risk ko yan. But thank you Lord, talaga nandito yan siya. Binigay yan sa akin. At nakabuo ako ulit. But with Austin, ay muntik na ako matigok kay Austin guys. Kay si Lolo ay ano siya dito guys. Suhi si Lolo. So hindi ko nakalimutan kung sa English yan. Uy, suhi. Ano ba sa English ang suhi? Ay, naku. Nasa ano ba sa dulo ng dila ko, hindi ko pa malitok-litok. But anyway, suhi yan sa ano sa atin. Kahit inikot na siya ng ano guys, I think inikot na siya ng doktor, hindi talaga siya umikot. Hindi talaga siya gumagalaw. And then na ano siya, naikot din siya ng doktor, no. Tapos siguro mga 2-3 days later, bumalik na naman siya doon sa taas talaga. So, kaya nasisaryan tayo. Pero yan siya ay dapat talaga guys ay ang ano ko niyan, ang due date ko kay Austin dapat talaga the end of November. Kaso yung lolo mo ay gusto na lumabas at 36 weeks. Kaya pinanganak ko siya ng 36 weeks. He's only 6 pounds. 6 pounds actually. Ang liit niyang baby. Mas maliit pa siya kay Mason. So, anyway, guys. Sana lang hoping, finger crossed, guys, na walang serious damage. Maghanap pa ako ng ano dito, guys, ng doktor ko, guys. Kasi wala pa kaming doktor dito, guys. Yung talagang family doctor. Kailangan ko maghanap. Sakit talaga ng mata ko, guys. Nag-spotting ako. Grabe talaga, guys. Naka-isang box na ako ng ano, ng panty liner. Yes, ganun. Hindi naman, hindi ko pwedeng masabi na sa jog-jog o sa jer-jer kay nako. Huwag niyong puntahan yung bagay na yan kay yung lola niyo, wala yan. Grabe talaga guys. Nag-take na ako ng ibuprofen mga 2 hours ago. Grabe talaga. Ang sakit pa rin ang ulo ko guys. 600 milligrams 19 take ko ah. Wagas yung ulo. Ay nga itong ano, sakit sa ulo guys. Hindi ko alam. Hindi ko na kaya ang sakit ng ulo ko guys. Parang mano ko na. Yung mata ko. Kailangan ko siguro ng glasses. Sandali lang ha. So, ayaw. Sus, apat na yung mata natin, guys. Minsan kasi, pag hindi ko ito nasusuot, ay sumasakit lalo. Ah, hindi sumasakit ba yung ano ko ba? Ulo ko pag hindi ko ito nasuot. So, we'll see, guys, pagkatapos ko nag-take ng ibuprofen. So, we'll see kung gaano talaga, kaano yung ulo ko. Kalala talaga. Kahit na may glasses na tayo. Okay, guys. So, tapos na tayo naghugas ng plato. At so far talaga guys, wala ko masyadong labahan this week kasi you know guys, hindi ko na ano guys, pinapalampas yung time na mag-stock ako ng laundry worth of 2 weeks. So ang ginagawa ko pag nakikita ko na yung maliliit na ano na kailangan ko ng labahan ko na. So kahapon ito ay pinaglalabahan ko yung mga sheet ni Mason kasi nung Thursday, pag mata niya guys, ang daming dugo sa kanyang kama. Kasi yung lolo ay mahilig siyang magsundot ng kanyang ilong until ay yan ay dudugo. So, kahaano. Ayan, andyan na sila. You wanna what? Saturday. Tomorrow is Saturday. Sunday, it's your birthday. No, it's Friday. Yes, it's Friday right now. No, it's not Friday. Okay.
okay, okay. Let's go. Let's go change your clothes. Ayan guys, nandito na si Lolo. Si, hi guys. Ayan siya guys, nakauwi na siya. Hey, take your socks off then. Take your socks off. Okay. Yes. Can I say bad words? We don't say bad words to people. Can I open it? I will open it. Put your socks in the basket first, please. Listen, pick up your, ano. Pick up your socks and put it in the basket, please. Yan talaga guys, ay talaga tinuturuan ko talaga to sila guys na mga damit straight talaga sa ano straight talaga sa basket, hindi yung kagaya ng mga bata dito guys, Diyos ko kagaya mga ibang bata dito guys, yung alam mo magbihis lang sila tapon dito, tapon doon, kaya andang dami-dami nilang kalat. Itong si Mingxion, kahit na may kapansanan yan guys, hindi excuses na hindi niya pulutin ang kanyang ano damit. Yan ang ano ko talaga guys, goal ko. Well, which talaga ngayon ay ginagawa na niya guys. Okay guys, ipa-snack ko lang yan siya kasi alam ko gusto niya ng snack at also snack time na rin talaga. So. Look, I got your chips. I got this one for you. Mmm. Look. Say hi, guys. Say hi, Mommy's Vlogs. Grabe yung mga background natin, Caldera. Before Mommy open this, put this back in the fridge, please. Thank you. Thank you, Mason. And close back the fridge, Mala. Okay, open it. Another side. This one. You got to lift this up. How's the therapy today? What? Alright guys, punta lang tayo ng basement. Kukuha lang ako doon ng ano, ng bread. Kasi naubusan na tayo ng bread. Karabi talaga, ang sakit ng ulo ko guys. Para talaga mabasag yung ulo ko still. But, let's see. Oh, may labo. Ayan o. Oh. Stay here, okay? Hi guys, nandito kami nakaupo. Ay mag alas 4 na dito ng hapon. Si Austin, he's still taking a nap. At gigisingin ko na yan siya in 20 minutes. At ang aming sa kanila mga bata tsaka kay Mister, gawaan ko sila ng grilled cheese for dinner. So, if you are new to my channel guys, welcome to my channel. I'm Alexandra, by the way. At nandito po ako sa Virginia. And sa aking mga new supporter nandito po sa Roanoke, Virginia. Welcome po at maraming salamat sa inyong suporta. At I promise po, bibisitahin ko po ang Carvin's Cove dito sa Roanoke area. Sa ano lang guys, before I let go, please do not forget to subscribe if you are new. And don't forget to like, comment down below kung meron pa po kayong gustong itanong sa akin or kung may gusto kayong ipagawa sa akin, just comment down below and subscribe with notification bell. And bago ko patuloyan i-close ang aking vlogs guys, I want to shout out kay Sharon Cusina. She's actually nasa Korea po yan siya. Friend ko po talaga yan siya since Pilipinas pa. And then shout out kay Boracay Jonggala. Boracay Jonggala, you're always
supporting me sa aking premiere. Salamat. At kay ano din, kay Vanessa Tablon. Hi po, Miguel, a shout out sa iyo. And then my I have one more that he is super super supporter that he lives here in, I believe, North or South Carolina. Mr. According to Jeff, thank you so much for your support, especially for liking my vlogs, commenting my vlogs, and of course you shared all of my vlogs to your YouTube channel as well. So thank you so much, you guys. God bless you. And I need to close the vlogs, guys, because until now I still have the massive headache, and I'm gonna cook the dinner for the kids and for my husband. And actually probably go to bed early. I hope my heads get better, and I will see you guys tomorrow again on Saturday. Bye, guys, and good night. Mwah. Say good night, my love. Good night. Say good night, guys. Good night, guys. Ayan, guys, good night.